Yes. Okay, sino kaya sa kanila? 5:30 pa lang. 5:30 ano? Ano, jogging? Good morning, Pilipinas. Kumusta kayong lahat dyan? Ito na naman tayo, umaga-umaga. Oh, dito pa rin kami sa San... Ano na nga? Narciso. San Narciso, Quezon Province. Gusto ko kayong ipasyal mamaya para makita niyo yung kabuuan ng beach. Yung gusto niya ng tahimik na beach, wala masyadong tao, eto. Pasyal tayo ha. Pasyal tayo. Pasyal tayo. Pasyal po kayo. Yan. Babalik na rin ko yung camera. Para makita nyo. Start na tayo maglakad ah. Yan. Ito, mabato tong lugar na to. Kasi nagsubside na yung water. So, bago mag high tide, mag-iikot na kami dito. Ayan o. Oh. Ang linis-linis yung tubig dito, guys. Wow, ang lamig. Ayan. Wow. Oh. 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 Haha, ang lamig. Huwag tayo sa gitna. Mm. Kaya pala hindi siya malalim. Kasi tingnan mo, oh. Meron siyang kapirasong lupa. Sa Maynila, guys, walang ganito, eh. Kaya, so ganda kahit once a month or twice a month makapasyal kayo sa ganitong lugar. Para makapag-unwind, makakakuha ng negative ion. Kailangan ng katawan natin yan, guys, eh. Kasi tayo ay nagre-release ng ating energy. So, kailangan natin na mapagkukunan. Pabalik. So, ito nyo yan. Hindi naman sobrang lamig ng tubig. Tama lang. Yan. Pero since ito ay dagat, sobrang alat ng tubig. Eh gabi, guys, madilim, hindi kayang kuna ng video ko yung kapaligiran kasi madilim. So naligo pa kami mga around 10 o'clock kasi masakit yung muscles ko, masakit ang buong katawan ko. So in-advise ni Doc na pwede ako maligo kasi mineral to dahil meron siyang asin, naalat ang dagat eh dahil meron siyang asin. So nakakatulong yung magpa-relax ng muscles ng katawan. So naligo ako, nagbabad ako sa tubig dagat for about 30 minutes, tapos hindi na ako nagbanlaw, nagpunas-punas lang ako. Yun, so hinayaan ko lang mababad yung aking katawan sa tubig dagat for about 30 minutes, then nagpunas lang ng konti, then tulog na. So yun, parang magic. Nawala yung muscle pain ko. So, rejuvenated ang pakiramdam ko ngayon. Dahil kahapon, pagod na pagod. Dahil halos maghapon kami nagbabiyahe. So, yun. So, ngayon, ang sarap ng pakiramdam. Ganito pala itsura nito kapag ano, nababaw. Meron daw dito, ano eh. Meron daw dito, guys, na kuweba. Kung saan may mga kwento na meron daw naganap dito noon. Mga kabataan pa si na Doc Ajit. Dito daw nila naranasan ang unang langit. Ah, nag-gets niyo na ba ibig sabihin noon? Yan, syempre mga kabataan nila, teenager, gusto mag-explore, gusto mag-experience sa mga bagay-bagay. So, dito nangyari daw yun. Yan, sa lugar na yan. O, dun sa banda dun.
Yan. Oh. Diba? Ang lamig. Oh, may mga isda. Oh. May mga isda. Ang puti-puti ng tubig. Ang puti-puti ng sand. Tapos meron siya mga alamang dagat. Yan o. Marami pa talagang lugar dito sa Pilipinas na magandang i-explore ngayong summer time. Wow. Yan, medyo lumalalim na o. Oh. Ito na siya sa paa ko. Oh. Yan. Yan na siya. So mamaya medyo patanghali na, lalalim na siguro to. Yun o. Oh. Kita niya yun. Ayun, may island doon na maliit. Ayaw niya. Ayan yung shore. Diyan kami natulog kagabi. Ang sarap ng feeling. Kaya natural yung aircon. Malamig siya pero hindi siya nakakakos ng body pain. Kasi natural yung ano niya eh. Natural yung lamig. Yan. Ito yan. Yan. Ang tahi-tahimik. Talagang may enjoy mo yung ano. Enjoy mo lahat. Yan o. Ito yan. Teka. Ibabalot ko sa plastic yan. Ayan na. Tara, Dok. Binalutan ko lang ng plastic, baka madisgrasya. Sayang ang ano, masasayang ang pinaghirapan natin. Ayan. Papa! Papa! Yan lang kayo, at ako ay... E-Ebs. Ah, sige, pag na-disgrasya yan, wala kayo. Ay, parang tumaas na tubig. Alika na! Di na sa talik. Yan o, guys. Alam, malalim na siya. Oh, yan. Nalutaw ko ng siplak ang aking cellphone. Para hindi siya ma sakaling madisgrasya, malaglag. Yan. Uy, palalim na siya ng palalim. Yes. Ah, si labas. Ba't ayaw sumama? Nagbalik sila ng kanilang phone. Baka mabasa. Nakabot pa lang. Oh, palalim na ng palalim. Mababasa. Hanggang baywang na. O yan o. Ayun o. Ayan sila o. Hindi naman siya masyadong mabato guys. Ano lang. Buhangin talaga. Buhangin. Yan. So, dahan-dahan na para hindi kayo ma-out of balance. Hello? Palalim na ng palalim. Sige, go. Mauna kayong dalawa. Sunod ako. Yan, yan. Sige, go. Ay, ang lalim na. Yes. Ayan. Abis, makita yung isda. Dakad na lakad. Wala yung ano. Eh, baka ma-out of balance nga, Dok. Wala naman ba ito?
My God, Allah. Ayan o, oh, kita niya yan. Ah. Ang ganda ng sikat ng araw. Natural, natural. Wala niyan sa Manila. Kaya samantalahin nyo yung mga pagkakataon at panahon na makaka-relax kayo. Yan o. Ay, finally arrived. Ang hirap ng pinagdaanan ko bago ko narating to. Oh my golly. You know, from doon papunta rito. My goodness. Tiyak birthday ko. Tiyak. Oh, bahala na kayo manghula ko anong age. Kasi hindi rin naman kayo maniniwala pag tinabi ko. Mukha ba? Mukha ba? Bilangin nyo lang, compute nyo, 1969. I was born 1969. Kung ilan yung ano, wrinkles, ganun yun. Wala nga eh. Kaya nga ayaw nila maniwala. So today is my ganun diet. Ganun talaga pag healthy yung ano, pagkain. Pag lifestyle, healthy ang lifestyle mo. Hindi kasi sila maniniwala na ganyan. Oh my God, magpakain kami sa birthday namin. Diba? Prepare muna kami ng lulutuin.